Hey, what's up you guys, and welcome back to my channel guys. So sa baguhan dito sa channel ko, and you can hit the subscribe button and ring the notification bell guys para updated kayo sa mga panibago kong uploads guys. So dito sa channel ko guys, and gumagawa ako ng mga tutorial video guys, like this one guys, basic programming lang na magagamit nyo. Pwede kayong mag-check dito sa website ko guys, pwede kayong maka-comment and message me on Facebook para ma baka meron akong maitulong sa inyo guys. So as for this tutorial guys, panibagong tutorial natin ngayon is sa yung unang video natin na in-upload guys is gumawa tayo ng drop down menu sa mga baguhan dito guys na hindi pa naka sa hindi pa nakakaalam nito, pwede nyo ma-check yung unang video na in-upload ko dito. Nilagay ko lang sa description yung link noon, una nating tutorial. Tapos yung gagawin natin ngayon guys is gawa tayo ng drop down, still a drop down guys, pero yung data na kukunin natin is yung data na ginawa natin dito or data na pinasok natin dito sa database natin guys. So sit back and relax guys, try nyo lang yan. I'll explain it with my best explanation guys para maintindihan ng lahat. So ngayon gawa lang tayo, ito yung current natin na ginawa, diba guys? Meron tayong form, meron tayong save, then connection natin sa database. Ganito lang din guys yung gagawin natin. Una muna mag-select tayo ng data natin sa database guys. Yung una gawin natin is PHP, then something close tayo dito. Include natin yung database natin guys, include, copy lang tayo dito para mas madali tayong makaano. Ayan, meron tayong include, tapos set natin yung query, area on my query. Yung ito guys, kumukuha lang tayo ng connection natin sa database na ginawa natin. Ano ba yung table natin ginawa? Yung table, ito ang table. So, copy lang natin ito. Select from that table, select from this table 1, bagyan natin ng order, parang mayroon tayong kulang dito. Ayan, ganyan lang, pa-select na tayo. Tapos while fetch natin guys. SQLi fetch array, then kunin natin 'to. Yan. Lagay natin diyan. Then open tayo. Call na natin yung function na kailangan natin kunin or yung mga data na kailangan natin kunin. Dito kunin natin tong first name, calls, then row, then tapos
yung alignin natin yung middle name. Ito yung dito na pinasok natin, guys, diba? And last name. Ayan. So, yan lang muna. So, dito, guys, delete natin muna to para mas clear tayo. Ito, ano na lang natin to? Names. Ganyan, names. Select din natin to. Tapos yung wag munang i-close dito. Yung option natin, guys, yung option natin is yung gagamitin natin ngayon is dito lang tayo mag isa lang tong option, guys. Isa lang yung gagamitin natin dito. Isa lang, guys. Close ko muna to. Yan lang. Super easy, guys. Mada-download nyo naman tong code na ginawa ko sa link description below, guys. And dito, yung value niya is i-echo lang natin, guys. PHP echo yung string na gagamitin natin is fname lang muna. First name. Ayan. Tapos close natin yung echo natin. Tapos dito din, tagay mo dyan. Try natin i-run to, guys. Meron na tayong dito sa bit form. Fatal error. Ano natin yung error niya, guys. Check natin yung error niya. Lang pala. Kulang dito eh. Ayan. Meron na tayong bakit may last name dito? Wait lang. Okay. Transfer natin to, guys. Transfer natin yan dyan sa option pala. Sa option. Dito natin ilalagay, guys, para hindi siya magdo-duplicate yung mga data natin. Ayan. So, ito yung mga naka alagay na dun sa database natin. Ito yung mga names. Yung mga names doon. Kaso, yung gusto natin is i-display din natin yung middle name and last name, guys. So, yung gagawin natin dito is simple lang, guys. Naka-declare naman tayo dito ng first name, middle name, and last name. So, yung lalagay natin dito is yan, copy nyo lang, guys. Then, middle name. Ito yung value na ginawa natin, guys. Ito yung value na masisave dun sa database na kailangan natin. Yung database na dun yun masisave. Itong ginawa natin. For example, ganito. Ayan. Ayan. Meron na siyang mga middle initial and middle and last name. So, ito yung simple way na makagawa kayo ng drop-down option, guys, na yung data is sa database mismo. So, babaguhin nyo lang din to, yung save natin. Pwede nyo ma-save sa ibang database table. Gawa kayo ng bagong database. And sige, try natin to, guys. So, naka-category to, guys, di ba? So, category lang yung kailangan natin dito, guys. Category. Tapos, kawa tayo ng bagong table dito. Kawa tayo ng bagong table. Names. Names lang. Tapos, ID. Auto increment to, guys. Tapos, name. And, yan lang yung kailangan natin, guys. Magawa nyo na to. So, yung babaguhin nyo lang, guys, ito. Insert ito, table names. Names pala, guys. Names. I'm sorry. Names, tapos name. So, name, ipasok, diba, yung data. Ayan.
Tapos, Z1 lang. Z1 kasi yung category natin. Diba? Nakakategory yung name na ginawa natin dito. So, yung data. Try natin ito. Tapos, hit submit. Success. Then, check natin dito if pumasok ba. Ayan guys, pumasok na yung data natin dito mismo sa name table natin. So, yan lang sa ngayon guys. You can like this video guys. If you wanted more guys, just let me know. At gagawa tayo ng panibagong tutorial naman sa mga ganito guys. So, thank you and God bless.